Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Okay. Oh, ito, Ben. Update naman po tayo. Matapos nating ma-expose yung illegal na bentahan po, agad itong ni-raid ng otoridad ang ating Kilos Prontong Aksyon. Panoorin, ito po yung paihiho ng ano, ha? Gasolina. Ng gasolina. Panoorin po natin. At 16 sa Pebrero, nang masilip ng Kilos Pronto ang talamak na bentahan ng mga deboteng gasolina na hininalang galing sa paihi. Dito, walang takot na itinitinda sa kabaan ng Sandoval Avenue Barangay, pinagbuhatan sa lungsod ng Pasig ang mga gasolina na animoy mga soft drinks lamang na nakahilera sa bangketa. Ayon sa Department of Energy Circular, ilegal ang ganitong klase ng pagbebenta ng produktong petrolyo dahil nakukompromiso ang kalusugan at seguridad ng mamamayan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang KP team. Tinuntan namin ang Bureau of Fire ng Pasig City para ipakita ang lantarang kalokohan ng mga ilegalista. Talagang medyo delikado, no? Unang-una, gasolina is very flammable. At kahit simpleng source of ignition, pwede siyang mag-liap. So it is posing danger. Una, dun sa nagtitinda, kasi sila yung nandun sa area, although maaaring open area yung kanilang pinipwestuhan. Pangalawa, dun sa mga taong lumalapit doon na bumibili, nagsasalin, naggagawa ng kung ano-anong proseso para makapamili ng mga gasolina, which is talagang ano, delikado po. Isang operasyon ang agad ikinasa. Kasama mga agawad ng bumbero, pulis at barangay pinagmuhatan, inisa-isa ang mga ilegal na nagtitinda ng produktong petrolyo. Pinagsabihan ang mga pasaway na tindero-tindera at kinumpiska ang kanilang mga produkto. Aabot sa higit kumulang 100 litro ng gasolina ang nakumpiska sa mga ilegalista. Yung mga container nila, hindi lang allowed. Saka nakita nyo naman, at mga bote lang ng truck. At the same time, tinanong natin sila kung may mga permit. Wala naman silang mapakita. Lex, paalaala lang sa inyo, kung kayo ho'y nagtitinda ng mga gasolina at yung mga krudo galing sa paihi, kapag kayo nakilos pronto at sino mang may naalam dyan sa mga lugar ninyo na ganyan ang negosyo, hindi naman sa hinuhuli natin, illegal ho yan. Mm-hmm. Madali ho sa atin ang magpa-raid, Lex. Oo. Para ho sa safety ho ninyo, baka hindi ho naintindihan ng mga parokyano ho dyan, bumibili ho sa mga ganun pong klase ng kalakaran, yan po'y parang sa safety ninyo. Yan. Kung kayo po ay tricycle driver, doon ako ay dumiretso siguro sa mga tama hong mga gasoline station. Huwag na yung mga ganun. Delikado ho yun. Pag kayo nasabugan yan, baka buhay po ho ninyo mawala. Tama. Iwas na lang ho tayo. At saka isa pa, Lex, ano? Karamihan sa mga ganyang paihi, galing sa nakaw yan. Nakaw nga. Tama. Sus Mariose. Totoo yan.